So, what is up mga ka-RGP? Isang magandang hali sa inyo lahat. Hope everyone is doing great on this very fine Sunday. Now today, revisit tayo ng Tagaytay. So yes, tanghali na nga kami nakaalis. Initially planned na umaga pa lang alis na kami, pero it happened. Katamaran bumangon, pagkatagal kumilos. So tinanghali na kami, like literally. Time check, it's 11:50, 10 minutes before 12 noon. So literally, tanghali na kami, nakaalis. So ayan, makatapos na mag-lunch dito dahil hindi na namin mahintay makarating sa Tagaytay bago kumain, nagugutom na kami. So we're actually good to go. Pwede ba lumabas dito? Anyway, so ayun na nga, mabuti naman at sumisikat na si Haring Araw for the past few days, kasi alam niyo naman this past week or so talagang dire-diretso ang ulan, may dumampang bagyo, low pressure areas and shit, low pressure areas and stuff, so mahirap din talaga mag-ride kung tutusin. But you know, as you can see naman right now, the sky is so clear, medyo maulap pero di naman maulimlim, so I think it's gonna be a fairly sunny ride, good weather, and you know, typical Philippines heat na para tayong niluluto dito sa lupa. So anyways, allow me to take this opportunity para mag-shout out sa Wave 26A and B, sa aking kumpanya, kila Boss Renz, kila Boss Reg, the VTFs na kasama ko, and of course to everyone na hawak namin right now. Really, it's very busy every day, daming ginagawa and stuff, but you know, if you love what you're doing, you're gonna have fun. So medyo malapit na tayo din sa ating pag-iistayan for today. Probably get a bit of rest muna, kasi I just got off from work kaninang umaga, and wala pa akong proper rest or proper tulog. I think nakapag-power nap na ako ng 20-30 minutes, give or take, and then nag-prepare na para pumunta dito sa Tagaytay. So probably get a few hours of rest muna before mag-ikot-ikot dito. We'll see. Wala pa namang solid plan as to what are the places na pupuntahan namin dito later after we rest for a bit. Pero, you know, there's a lot of places na maganda na mapuntahan dito. Hindi naman kami mauubusan, that's for sure. Kulang na kulang
ilang araw para malibot mo lahat ng pwede mong libutin dito sa Tagaytay. And that is also why, you know, nakailang lang balikan tayo dito sa Tagaytay kasi ang dami yung magandang puntahan eh, kung tutusin. Right, so yun, nalabat yung camera kanina nung medyo malapit na kami. Actually, nung magpas kami kanina, so kinailangan pa namin umikot para makarating dito sa tamang entrance. Anyway, kakapasok lang naman namin dun sa guard. Doon. And ito na yung wind residences dito sa Tagaytay. So, maganda actually. I can't wait to see the unit or yung room na pag-i-stay namin. Kasi mukhang maganda talaga dito. Nagpalit na ako ng battery ngayon kasi gusto kong ma-record yung pagpasok papunta dun sa tower 2. And you know, ma-record ko rin to. Maliwalas dito actually. Tahimik, payapa. So, nagpalit na agad ako ng battery talaga para masama ko to sa recording. I believe, pang ilang building na po ito? 1, 2, 3, 4. Yung pang-apat daw eh, in the wind tower. So, let's see. Is this entrance or exit? Tower 2.
So, yun na nga, had a quick power nap. Nasa 3 to 4 hours din yun. Time check, it's 7:05 PM. Medyo gutom na kami. We're gonna have dinner very soon. We're probably gonna have dinner sa isa sa mga pinuntahan namin lugar dito before. Pinunta lang na kami, pero hindi kami kumain kasi food is a bit expensive, to say the least. And medyo saktuan lang yung budget namin nun. So, maganda yung lugar. We really liked it, pero hindi kami nakakain. But, since it's a special ride naman, birthday ni OBR bukas, pabalik kami doon na kami kakain. And, enjoy the place, enjoy the food. I bet masarap pagkain doon. And, yeah, may isasama natin siya sa vlog for everyone to see and enjoy. So, tara! Sa baba. Wow. Okay. So, ayun guys, as mentioned kanina, dapat sa CrossFit kami kakain for today's video. Pero, medyo nag-crave sa sabaw ng bulalo. Naghanap kami ng sabaw ng bulalo. Isip namin saan may sabaw. Nasaan ang sabaw! So, dito muna kami kakain for tonight, for our dinner. Medyo matagalan din kami maghanap at mag-decide na kakain na. So, we'll see. We'll continue the vlog habang kumakain dito. The next day.
So yun, kakababa lang namin dito sa tuktok ng People's Park. As you saw naman, nag-jeep kami. Kasi pamantog lahat si OBR, patutusin. Plus, paakyat pa. So I'm sure, hindi niya titisig lakarin yun. So anyway, it will be interesting to see kung ano nang itsura ng lugar na to. Kasi it's been several years din mula nung nanggaling ako dito. So, let's see. Thank you.
Alright, so we are heading home. Woo! Super enjoy ang stay sa Tagaytay to celebrate the birthday of OBR. Definitely enjoyed dun sa Wind Residences. Super ganda ng lugar. Dami nyo pwedeng gawin dun, lalo na if you're gonna visit the clubhouse, pwede kayo mag-swimming dun. May badminton area, may billiards, and all of that stuff. So, overall, it's a very good place to stay kung naghahanap kayo ng parang staycation with family or friends. And I really recommend it. Sobrang ganda ng lugar, malinis, syempre, that's important. And especially dun sa unit na pinag-stayan namin, kumpleto na lahat, di ba? Naka-aircon, there's microwave, there's, you know, the ref, and there's even a stove na hindi naman namin dinagamit. So yun lang, super enjoy dun. Syempre, overall, we really like visiting and staying sa Tagaytay kasi nga malamig. Syempre, tulad kanina, nakita nyo, mahamog. So, you know, we just overall enjoy the environment talaga. Kaya dito rin yung napili naming pag-istayan for the birthday of OBR. And if you guys can, you know, stay overnight sa Tagaytay tulad ng ginawa namin, you guys will really enjoy it as well. So, very recommended na mag-stay kayo doon if you guys can afford it, if you're looking for a place na pwedeng pag-overnightan sa Tagaytay. Super recommended. And of course, bago umuwi ngayon, dumaan kami dun sa People's Park in the Sky. You know naman, I always enjoy high places and overlooking views. Although, it was pretty difficult kumuha ng overlooking shots kanina kasi sobrang kapal ng hamog, actually. Nagiging zero visibility pa nga dun sa baba. And even minsan dun sa taas, kumakapal yung hamog dun sa taas. So, enjoy naman kasi malamig, presko. Pero, you know, hirap lang ako kumuha ng overlooking shots kanina, picture-picture doon. But we definitely still enjoyed yung pagbisita doon kasi nga malamig, presko, mahamog din of course, and medyo nakapamilya rin kami ng souvenirs, mga interesting items, mga pasalubong doon sa People's Park in the Sky. Definitely one of the most popular places puntahan sa Tagaytay. Also, very recommended puntahan pag napadpad kayo doon. So, ayun lang. Actually, just really busy sa work. Grabe din yung pagod sa work. Despite all that, syempre, whenever there's an opportunity mag-vlog, whenever kaya ng budget mag-vlog, pinipilit natin yan. We do everything that it takes para maka-upload tayo as frequent as we can. Hopefully, dumating tayo sa point na weekly na ulit ang uploads ko. So yes, that's about it for us today. Overall, we just really enjoyed our visit and our stay. Overnight stay doon sa Tagaytay. This is just really my way of relaxing, stress relieving from the ganap sa trabaho. You know, yes, I did get promoted, but that also includes more tasks, more responsibilities, and more pagod. Dahil pag nagkakaroon ng technical issues yung mga hawak kong tao, ako na rin mismo yung nag-aasikaso at nag-aayos instead of calling for the specific people sa IT department. Dahil mas matagal pa pag ganun, minsan tagal nila dumating, tagal nila mag-respond. So, nagiging IT na rin ako doon gunutusin. And pag mayat-maya yung issues nila, mayat-maya rin ako tayo, mayat-maya rin ako kalikot. But anyways, I just hope you guys enjoyed our vlog today. Kung nakarating ka sa dulo ng video na to, maraming salamat. Please like, share, and subscribe to show your love and support for the channel. And once again, this is Nick, signing out.